Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang miyembro ng New People's Army ang napatay sa enkwentro sa Ginoog City, Misamis Oriental. Ayon sa ulat ng 58th Infantry Battalion ng Philippine Army, nakasagupa ng militar ang mga terorista bandang alas 6:30 Webes ng umaga sa Barangay Lunutan. Nagsumbong umano ang mga residente sa presensya ng armadong grupo na humantong sa enkwentro na tumagal ng 20 minuto. Wala pang pinagkakakilanlang ang napatay na NPA na isang babae at isang lalaki na miyembro ng North Central Mindanao Regional Command. Matapos ang sagupaan, na-recover ng militar ang dalawang M16 rifles, isang improvised explosive device, cellphone at mga personal na gamit. Kinumpirma ng Russia na may negosasyon na sa pagitan ng Estados Unidos at kanilang bansa kaugnay sa palit bilanggo para sa WNBA star at two-time Olympic gold medalist na si Brittney Griner. Ayon sa Russian International Ministry, ang kasunduan ay nabuo sa pag-uusap ni na President Joe Biden at Russian President Vladimir Putin noong Hunyo sa Geneva, Switzerland. Sinabi ni Russian International Ministry spokesman Ivan Nichev na may pag-uusap na kaugnay ng posibleng prisoner swap para kay Griner at isa pang American prisoner na si Paul Wilhan sa Russian arms trafficker na si Victor Bout na nakapiit ngayon sa Amerika. 9 na taon na pagkakabilanggo ang hatol kay Griner matapos mahulian ng marijuana oil sa kanyang bagay sa airport sa Moscow noong Pebrero. Nagtala ng 225 na bagong kaso ng Omicron subvariants na BA.5, BA.4 at BA.2.12.1 ng bansa. Ayon kay Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Berhere, 175 sa 190 cases ng BA.5 ay recovered na. Pito rito ang naka-isolate at bineberipika naman ang 8 pa. Recovered na rin ang isang pasyenteng nagpositibo sa BA.2.12.1 variant mula sa Davao Region. 33 naman sa 34 na BA.1 patients ang recovered at may biniberipika pa. Iniyayag ni Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP Episcopal Commission and Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano na hindi kikilalanin ng simbahan ng same-sex unions kahit maisabatas pa ito. Ito'y dahil sa panukalang Institutionalization of Same-Sex Unions o Civil Unions Act na inihain ni Senator Robin Hood Padilla. Saad ni Siciliano, hindi maaring ipilit ng Estado kung taliwas ito sa paniniwala ng simbahan. Dagdag pa niya, maaring maging violation of religious right ang panukala kaya kailangang alamin ang nilalaman nito kung ipipilit maging ang religious groups na i-honor ito. Sinigundahan naman ni Senator Risa Ontivero si Padilla at inilahad na mahalagang maipasa ang tulad nitong SOGI Bill upang matuldukan ng diskriminasyon. Nang matanong si Siciliano ukol sa ibang bansa na aprobado ang same-sex unions, iginit niyang para lamang ito sa babae at lalaki at iba pang legalidad sa moralidad. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.